Natin ang ilang minuto, Ustad. Ano ang kaibahan ng Kristiyano sa Muslim? Tanong ni sisters. Sisters pala, ng sisters. Oh, sister yung nagtanong, ha? Ikaw nagtanong? Nasanap. Anong kaibahan daw sa Kristiyano at Muslim? Kami, sister, ang priority talaga namin ng mga Muslim, maintindihan yung mga misunderstanding. Okay? Kaming mga Muslim, ginagalang po namin ang mga babae. Nirespeto namin ang mga babae. So, hindi namin pwede ang babae na injeksyonan, tapos iwanan. Okay? Mahal namin ang babae, ginagalang namin. Pakasalan namin. Kung na-inlove man ako sa dalawa, tatlo, pakasalan ko talaga. Yung ibang religion, hindi ko lang banggitin, na-inlove siya dalawa, tatlo. Dinala sa altar, isa lang. Ang iba, na-injeksyonan na niya, bahala na sila. Sa Muslim, ay mahalin ko yung apat, pakasalan ko. Ha? Oh. Pareho. Pupunta tayo dyan, sister. Ang equality and justice, iba. Equality and justice, iba. Ang tinuturo sa Quran, justice. Okay. Yung pareho-pareho, example, sister, ha? Ang isa kong misis, una, marunong siya mag-drive. Ang isa kong misis, kabayo lang alam niya. Example lang, kabayo lang alam niya. Ay, kung bilihan ko ng Toyota yung isa, Toyota din sa isa, unfair dahil kabayo lang alam niya. Bilihan ko siya ng kabayo, ang isa, four wheels. That is justice. Okay, that is justice, but not equal. Ang isang missis, sister, ayaw niyang karne. Ayaw niyang kakain ng karne. Gusto lang niya, gulay lang talaga, palagi gulay. Okay? Kung bilhin ko naman ng gulay ng isa, ay ayaw niya. Ang gusto lang niya, karne, manok, ayaw din niyang gulay. So ang isa, gusto siya palaging gulay, ibigay ko sa kanya. Ang gusto palaging karne, isda. That is justice, but not equal. Okay? So ang tinuturo sa Islam ay justice. Supposing ang isang asawa ko, ang iyang anak ay dalawa, ang budget ko good for two. Ang anak namin, isa-isa eh, isang dosina yung anak ko, siyempre, bigyan ko siya good for one dozen, dahil one dozen yung anak, that is justice. So, ang tanong dito sa mga, sa Islam, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, sister, kaming mga Muslim, ha, tungkol sa mga babae at asawa, ay nakakahiya sa isang Muslim na pabuntisan niya ang babae, iwanan. Bakit? Nakakahiya eh. Pwede naman pakasalan eh. Bakit iwanan mo? Ang kawawa ngayon, sister, dito sa abroad, siguro mayroon pang nagtitik sa inyo, baka mag-ingat kayo, baka may asawa yan. Tapos Christian yan. Ha? Kasi kung may nagtitik sa iyo, in love siya, tapos Christian yan, may asawa sa Pilipinas, legal, kawawa kayo dito. Okay? Pero kung Muslim, kahit ako, ay okay lang, dahil legal man hanggang apat, dalawa pa yung misis ko. Okay, sister, ang another na kwan, yung misconception, na ang mga Muslim ay walang Diyos. Wala daw kaming Diyos. Una, sister, ang mga Muslim, hindi kami nagdadasal sa Diyos. Kasi ka ng Diyos, sister, alam mo ang Diyos? Saan nagmula yung Diyos? Kay Zeus, the king of the pantheon sa Greek, Zeus. Naging Espanyol, Diyos. Ang mga tao sa gitnang silangan, hindi sila sumasamba sa Diyos dahil, una, hindi naman sila Espanyol, hindi sila Greek. Okay? Saan sila sumasamba? Dito. Si Moses, tawag niya sa Diyos. Si Jesus, tawag sa Diyos. Allah, tawag ni Adam sa Diyos. Allah, bakit? Ang mga sugo at propeta ay nagmula sa gitnang silangan. So, ang problema, pag iniba natin, hindi, ayaw mo ang Allah. May mga tao na ayaw nila ang Allah dahil ito ay mga Diyos ito sa Diyos ito ng mga Muslim at mga terorista. So, ang nangyari sa kanila, naguguluhan sila. May Diyos Yahweh, Jehovah, may anak na Diyos, may ama na Diyos, may Espiritu Santo na Diyos. E saan dito ang tama? Ang dami. Ha? So, sa Islam, pag sabi mong Allah, isa lang. Walang Espiritu Santo, walang anak. Yun ang pagkakaiba po. Sa Christianity, maguguluhan ka kung saan ka magdasal. Sa ama ka magdasal o sa anak ka magdasal o sa Espiritu Santo, kang Yahweh or sa Jehovah.
Sa Islam, wala pong pagkagulo. Isa lang po. Okay? So, dagdag pa pong tanong, sister. Baka may dagdag pa kayo.